Pasakit para kay Nanay Esther ang patuloy na pagtaas ng presyo ng abono. And it follows na ano, pag mataas yung abono, na mas mahirap. Buti kung mataas, mahal din yung gulay para ano, mapalitan. Pero kung mababa, ay nako, mahirap. Gaya nito, kinakailangan abonohan mo para lumaki, hindi, pati yung ano, yung dahon niya, it will help in the growth, ano. Sa listahan ng Department of Agriculture, naglalaro sa 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos ang bawat sako ng abono, depende sa klase. And ang una po kasi doon, kaya nag-umpisa yung price fluctuations, no, yung pagtaas lalo is due to the pandemic, nagkaroon ng minimal movement ng mga tao. And then ang isa doon is yung nawalan ng natural gas, yung availability ng natural gas. And yung latest natin is yung closure of Russia, no? Yung clash between Russia and Ukraine. Para mas makatipid, hinihikayat nila ang mga magsasaka na gumamit ng organic fertilizers kasama ng inorganic. So with the organic agriculture program, we are aggressively promoting it. So farmers are being taught on how to prepare concoctions for them to use in their plant. At the same time, we have our project on mukusaku. And at the same time, government are also stressing on the use of trichoderma. Sa crop production kasi, farmers, it is needed that there would be organic material before they will plant, and they will top dress it with inorganic fertilizer. Dahil hindi maaaring mawala ang mga inorganic na pataba, isa sa pinakamahalagang kailangang gawin ng mga magsasaka ay ang soil testing o pagpapasuri sa lupang tataniman. Because that's a good agricultural practice na dapat before natamnan mo yung lupa mo, alamin mo kung ano yung nutritional content ng mga lupa mo para alam mo lang kung as to what kind of fertilizer and the quantity of fertilizer that you need to apply that is being needed by the crop that you will plant. Sa ganitong paraan, malaki raw ang matitipid ng mga magsasaka sa mga patabang bibilhin, lalo na't libre lamang ang soil testing na isinasagawa ng Department of Agriculture. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.